Magandang araw mga kalamon. So ito na naman, sibugan na naman tayo. So maraming salamat sa pagbalik sa ating channel. At ito na naman tayo. Nag-aanda na naman tayo para lumabas, para maganap na makakainan. So ngayong weekend na to, BGC ulit tayo sa may part tayo ng Sirentra. So ngayon may pupuntahan tayo dito na nakainan na namin dati ni Penny. So, stay tuned para makita niyo kung ano yung kainan na yun. So, ito na naman po tayo. Shoutout ulit. Daily Grind. Ayan. Woo! So, meron na naman silang isa pang bagong shirt. Actually, kasabay ito nung black nung last time. So, ito, isa sa mga design nila, isa sa mga color brown. So, medyo kakaiba to. Hindi ako gaano nagpa-brown, pero ito, gusto ako to. So, kung nagugustuhan niyo yung mga shirt ng Daily Grind, huwag kayong mahihiya na pumunta ng Lazada or Shopee para umorder sa kanila. So, thank you. So, ayan, tara. Diretso na tayong BGC. Samahan niyo kami. Alright, makarating na po tayo dito sa Sirentra, sa BGC. So, ngayon, hanapin na natin yung pupuntahan natin. So ayun po, nandito na tayo sa Mamu, sa Sirentra. So kami ni Penny, ilang ulit na kami nakakain dito. Siguro third time yata. Third time na namin kumain to dito. So pinakaunang kain namin dito is nung bago pa lang ako sa office, sa trabaho ko. So ngayon, 5 years, so almost 5 years ago na siya. Ayun. So dito naka-order na rin tayo. Papakita natin sa namin sa inyo kung ano yung mga na-order namin. Well, ang lasa ng sangria. Feeling ko juicy lang, char. Fruity ba? Fruity. Mm-hmm. Sweet or ano? Hindi naman. Pero may ano, syempre may alak na. So ito, first time ko rin iinom ng sangria, so try natin yun. So ang lasa niya parang may wine na may mga halo ng fruits and citrus, something, citrus fruits, lemon, lime, ano pa ba meron dito. Yun. Okay siya, refreshing siya. Although feeling ko pag nakarami ako nito, siguro mga dalawa yata ako, tatlong glass. Malamang lasing. Ayan, ito, fish fingers nila. Try natin. Malambot yung pagkakaluto. Crispy yung butter mismo. Yung sauce bagay na bagay dito sa fish mismo. Tapos sakto rin yung ano, yung lemon na in-squeeze natin sa ibabaw ng fish bago natin kainin. So, saktong-sakto yung timpla niya. Nasarap siya. Kumusta ang fish and chips? Sarap. So, ito po ang indication na appetizer pa lang. Masarap na. Pati yung sauce. Ubus. Kumusta ang ano? Lychee slush nila. Okay. Naalala ko si Hid. Hidden. Okay siya. Hindi siya sobrang sweet. Or, hindi naman. Tapos fruit na fruit. Oo. Hindi siya yung parang lychee flavor lang. Mm. Yeah.
nagkaroon na tayo for space at order na natin perfectly cooked na medium rare steak. Na, kumusta ang ganyan naman ang steak? Sarap. Alam ba? Tender. So itong steaks nila, ano lang ito? Salt and pepper lang talaga yung tipla niya. So yun, kitang-kita ba? Namumula pa yung gitna. Medium rare na medium rare. So try natin ito. Solid, juicy, sakto yung timpla, salt and pepper pala siya, napakalambot pa. So itong kinakain na pa ni, ito yung Lorenzo's Truffle Pasta. Ilang ulit na namin ito nakakain dito. Nakain namin yung last dito is yung ordinary na spaghetti lang siya. So first time namin ito. Ito ay itong pasta ko pa para sa Lorenzo's Truffle. So, kumusta? Mas gusto mo siya, no? Mas nanunutan lasa niya. Mas kapit kasi yung sauce. Nice. So, yeah. Mas gusto ko na tuloy siya compared sa yung spaghetti na pasta na gamit. Ito yung mga sides ng ating steak, yung Japanese steak rice, tapos yung baked mashed palito nila. Yung baked mashed nila, cheesy yan. Parang feeling ko ginamitan nila ng mozzarella. Tapos yung Japanese steak rice, ito, makikita niyo yung isa sa main ingredient nila dito. Ito. Ito mga pieces ng steak. Then most likely ito yung oil na ginamit nila sa pagluluto. Once na may chance kayo, pag nagluto kayo ng steak, yung oil tago nyo, masarap yan. Masarap yan na pang garlic rice. Ito na, yung isa sa mga best part ng steaks. Yung taba-taba. Sarap. Yun nga pala, nakalimutan ko i-mention. So, pag trinay nyo i-order tong pasta to, may ano siya, may feel siya na akala mo yung parang yung hilaw na pasta. Ice cream. Parang yung hindi pa siya ganun luto. Thank you. Pero hindi siya ano, hindi siya raw na part siya ng experience mismo ng pasta. So all in all, pag nakain mo siya, napaghalo-halo mo na siya, nandun yung best experience. So saka focus din kayo sa sauce na naka-coat dito sa each pasta. So and for dessert, ito na. So ito po palang dessert natin is Carmen's Best yan na salted caramel. So alam naman natin pag Carmen's Best. Best nga, masarap yan. Sure, okay. Ito naman tayo. Sauce, hindi na gamit. Alam nyo na, pag hindi na gamit yung sauce or any condiment, solid. Ito, yung dessert natin, which is yung salted caramel and Carmen's Best. So ito, yung lasa niya, familiar siya yun sa mga batang 90s na mahilig kumain ng mga natunaw na asukal. Ganun siya, carnival, solid. Pala yun sa steak, pwede nyo i-request kung gusto nyo i-uwi ito or kung hindi na. So sabihin na natin kung may alaga kayong mga asa na mahilig mag-nibble sa mga buto na juicy, pesto, ayos na ayos to. Or kung gusto nyo i-uwi nyo, i-shave nyo yung mga parts na may mga karne pa tapos gamitin nyo sa garlic rice, solid na solid. Ayan, so natapos na po tayong kumain sa Mamu. So thank you so much po sa inyo at solid talaga. Pang ilang kain na namin to sa Mamu pero hindi pa rin nagbabago ang quality ng pagkain. Napakasarap pa rin. So para sa inyo na mga gusto mag-try ng steaks nila and pastas and also drinks. So huwag kayo mahihiya, pumunta kayo dito sa Serentra.
At dito, nandito sila. Mamu. So ngayon po, maglalakad-lakad muna kami ni Penny. At, ay, grabe. Napakahirap talaga pag umubos ka ng anak. Ng isang kilong steak. So, yun. Lakad-lakad muna, pababa ng kinain. Tapos mamaya, hanap na tayo ng pagkakapian. Yung gwapo ka nga, pero buwang ka naman. Buwang. Ah, tara, kape-kape. Punta na tayo sa next destination natin. Ito, Jones Bistro. Tara, pasukin natin. So, nandito na tayo sa Jones Bistro sa loob. Naka-order na rin tayo at tatry natin yung signature na chocolate cake nila. Tapos yung ibang drinks nila. So, hindi tayo dito kakain ng heavy. Medyo busog pa tayo sa Mamu. Actually, itong Jones Bistro, across lang halos ng Mamu. So, halos magkalapit lang. Hindi rin tayo gaano nakapaglakad ng sobrang layo. Since wala rin naman tayong gaanong pupuntahan dito sa High Street. So yan, antay na lang natin yung order. Tapos try rin natin kung pwede tayo magpalipat ng upuan. Medyo gitnang gitna tayo dito. Ayan, nagpa-transfer tayo dito sa booth. Para at least medyo private. Sobrang moist. Tapos hindi siya sobrang tamis, kaya okay siya. So tama lang siya. Hindi ka naman magugulunan pag kinain. Hindi naman. So okay. Nice. So yan, dito muna tayo sa freshly squeezed na orange juice. So try natin kung legit na orange juice yan. Refreshing. Sarap. Medyo maasim-asim yung nagamit na orange, pero okay pa rin. May mga pulp sa ilalim. So, legit na orange nga talaga siya. So, yan. Dito naman sa, sabi nga dito sa Pinas, croissant. Pero sa ibang bansa is croissant. So, hindi nga siya yung total dried out talaga. Medyo na-feel mo pa rin naman talaga yung interfolded na butter in between dito sa mga layers. So kung hindi nyo alam, itong croissant o croissant is created siya by interfolding yung dough plus butter in between ng ilang ulit. So hundreds of times na paulit-ulit din na pinofold hanggang makakrate sila ng multi-layered na bread katulad nito. So, yun. So, ito masarap yung lasa. Balanse siya. Walang sobrang alat. Hindi nag-overpower yung alat ng butter. Okay din yung mismong dough niya. So, good na good. So yun, yung isang in-order ni Penny, yung pan o chocolate. So halos same lang din ang pagkakagawa niya dito sa croissant.
interfolded din siya ng ilang ulit. So dito, makikita niya. Makikita niya yung iba't ibang layers. Pagkakaiba lang, ito ay may feeling na chocolate. Matamis ba yung chocolate na feeling? Sakto lang din. Nice. So halos same yung process lang ang pagkakaiba is may chocolate sa salang. Ito naman yung coffee na in-order ko, which is iced latte. Napag-ising yung lasa niya. So brewed coffee. Plus konting cream, konting creamer, plus yung sugar natin kanina yung nandito. So good siya. Yan, so natapos na po tayo dito sa Jones Bistro Bakery. So thank you so much po sa inyong refreshing drinks at sa relaxing na ambience. Ay, busog na naman. So yan po, kami pauwi na. Inaantok na pareho kasi busog na naman. So ayun, mga kalaman, thank you so much ulit sa pagsubaybay sa ating lakad ngayong weekend. At sana makita ulit namin kayo sa next na video. So stay tuned sa ating mga next na i-upload. So for now, uwi muna kami, pahinga muna. Maraming salamat mga kalaman. Bye-bye, ingat!